Si Salven. Hindi namin pwede mahalin ang isa't isa. Pero mahal ka rin niya. Huwag mo nang gayahin ang nakaraan ko, Dere. Huwag mo nang hayaang mauwi din sa trahedyang sa inyo ni Salven. Mukabay ka na maging girlfriend ko. Pinapangako ko na mahalin kita. Hindi kita sasaktan. Alam mo, Lawrence, ayokong lokohin sarili ko. Ayoko rin lokohin ka. Kasi lahat ng tao sa paligid natin naglolokohan. Gusto ko maiba sa kanila. Gusto ko maiba tayo. Gusto ko tapat tayo sa isa't isa. Sa tambakan sa San Felipe, pupunta ang lahat ng natitira pang kapitalista. Bago mamatay si Juno, may pinaplano ba kayo? Gustong malaman. Dahil hindi ako matatahimik hanggat hindi ko napapaturahin kung sinong pumatay sa kanya. Paplanuhan namin ang pagpatay kay Derek. Gusto ko, pagkatiwalaan natin, na totoo yung mga sinasabi natin sa isa't isa. Maasahan ko ba yung Lawrence? Alam kaya ni Derek yung tungkol dito? Gusto mong gawin ko sa anak mo ang ginawa mo sa anak ko. Ikaw lang ang kilala mong may matinding galit sa kanya. Pag sinaktan mong anak ko, masasabugin kong ulo mo, Django. Ibaba mo baril mo. Ibaba mo! Siguraduhin ko kay Pisicho na pananagutan mo ang pagkapatay mo sa anak ko. Uso pa ba mga pulis sa sistema natin? Baka nakakalimutan mo, Django, kung matagal na nagpapatayan ang kampo namin ni Evita. Fredo! Fredo! Masyado nang nakakaistorbo ang kalat na ito sa akin. Iligtit niyo! Pasensya ka na, Jacob, ha? Bilisan niyo! Hello? Oh, Lawrence. Napatawag ka. Hello, Derek. Kamusta? Ayos lang. Kamusta ka dyan? Sino mang Mivita at Salve? Naninibago pa rin silang wala ka. Pero sinusubukan pumangon. Derek. Pwede pa tayo magkita? Oo naman. Magkaibigan pa rin naman tayo, di ba? Saan mo gusto magkita? Sa may tambakan, sa may San Felipe. Alas 4. Oh. Eh, bakit doon? Saka ako napapaliwanag. Sige. Not the usual chicken and spaghetti, okay? Alam mo kasi, mga bata ito na iniwan ng mga magulang nila sa bahay ampunan. At gusto ko naman kahit papano, ma-enjoy ng mga bata ang ipapakain natin sa kanila. You know what? Why don't you call the caterer? Hingin mo yung menu. Ako mismo ang pipili ng ipapakain natin. Sige po. Okay, thank you. You can go. Django, sandali lang po. Gusto ko lang makausap si Evita. Sandali lang. Sandali lang. Sige, pabayaan mo siya. Django. Evita. Anong ginagawa mo rito? Matatanggap mo pa kaya ako? Tumiwalag ka kay Imelda, hindi ba? Tumakas ako. Nagtangka siyang ipapatay ako. Nang sabihin ko sa kanya, alam ko na ang totoo. Evita, hindi ko pwedeng paglingkuran ng taong pumatay sa ating anak.
naniniwala ka na sa akin ngayon. Mapapatawad mo pa kaya ako? Ano ba kailangan mo sabihin? Bakit kailangan personal mo pa sabihin sa akin? Kasi may nakita ako sa bahay ni Lawrence. Nagpunta ka ng bahay ni Lawrence? Baka na talaga sa akin. Pupunta ka na ngayon sa bahay ng lalaki, ha? Kailangan ko pumunta doon. Kasi may narinig akong pinag-uusapan nila sa cellphone. Sinong sila? Ewan ko. Pero kasi, yung pinag-usapan nila, parang kasama ka. Tapos, sabi ni Lawrence na sana lang daw, huwag ka na lang daw isabit. Isabit saan? Hindi ko alam eh. Hindi nga masyado maliwanag. Eh kaso, kinakabahan ako para sa inyo ni Mama. Tapos, nung napunta ako doon, nakita pa ako ng diagram na mga pangalan natin mga Perantes. Hindi ako Perantes. Pero nandun ang pangalan mo. Nandun pangalan yun ni Mama. Baka mapahamak kayo. Kilala ko si Lawrence. Hindi siya traitor. Pero paano mo mapapaliwanag yung nakita ko? Malalaman ko rin ang lahat sa'yo. Pero paano? Derek! Ilang beses na akong namatayan. At ilang beses na rin nila akong pinatay. Hindi man sila nagtagumpay sa pagpatay sa akin. Nagtagumpay sila na gawing matigas ang puso ko. Paano ako matututunang magpatawad? Vita, alam kong pinagsisisihan mo na ang ginawa mo kay Julie. Nagsisi man ako. Hindi na nila ako mapapatawad. Ayaw ko nang ibuntong ang sisi sa kahit kanino man. Dahil totoo naman, nagkasala ako sa kapatid ko at kay Derek. Evita, sa pagsisisi, sinisimulan mong turuan ang puso mong magpatawad. Punong-puno pa rin ang galit ang puso ko. Ayaw ko ng mundong ito na napakarumi. Dahil kinuha niyan lahat sa akin. Si Emilio. Si Julie. Si Juno. Si Derek. At si Emma. Nagbalik na sa'yo si Emma. Kinuha ka rin sa akin ang mundong ito. Nagbabalik ako ngayon para humingi sa'yo ng tawad at panibagong pagkakataon. Ako, lumulubog na ang mundong binabalikan mo. Pero nagbabalik ako para sa'yo. Patawarin mo ko. Patawarin mo sa lahat ng mga masasakit na nasabi ko sa'yo noon. Patawarin mo rin ako sa pagtalikod ko sa'yo. Tapos na yun. Nakaranay. Huwag na natin pag-usapan. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Jaco. Tama ba narinig ko? Paano kung hindi matututunan mahalin ng isang taong walang kasalanan sa akin? Kundi ang mahalin ako. How can I not love you? If you love me so much. Pinapangako ko sa'yo.
hinding-hindi na kita iiwan. Okay, thank you. Bye. Guess what? Kausap ko si Marissa, yung friend kong may catering business, at hulaan niyo kung anong nalaman ko from her. What? Magsasupply sila ng food para sa feeding program ni Evita for the orphans. Hindi ko alam kung bakit kailangang matuwa ka dyan sa balita na yan. Are you stupid? Di ba ikaw na nagsabi sa akin? Mas matsatsyempohan natin si Salve ngayong wala na si Derek sa poder ng mga perantes at nagkakagulo sila. But the security in that house hasn't changed. So? So, syempre, may feeding program si Evita. Natural lang na isama niya si Salve. And Salve would be out in the open. Mas madali natin may tutumba si Salve. Now you're talking. Anseng, ilang tao ba meron ka sa Peñarubio? Apat na lang ang natitira. Apat? Ikaw, San Felipe? May sampu pa akong hawak. Sampu pa? Hmm. Ikaw na may pinakamarami, kailangan dobleng ingat mo. Matinig to, Tyrone. Hindi nila basta-basta makahuli ang mga kabo ko. Ngayon. Oh. Nasaan na kaya si Derek? Ayos ba bola dyan? Gusto kong makausap si Lawrence. Ano nagpupunta sa kanya dito? Bugot ka! Bakit ba gusto mo akong kausapin? Ako na ang leader ng grupo. Dapat sa akin lahat nagpapaalam. Pwedeng pag-usapan na lang natin to. Sa NBI na kayo magpalaranag. Good work, Pardo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi babagsak sa kamay natin ang grupong ito. Ikaw ang traitor, hayop ka. NBI agent, si Pardo. Papatayin kita, tandaan mo yan. Papatayin kita! Sige! Nabusog ka ba sa binahin natin? Mas nabusog ako sa kwento mo. Ako sobrang busog eh. Yago, dito na po uli kayo? Oo, Salve. Dito na ulit ako sa mama mo. Ay, nako. Mabuti po yun para maging masaya uli si mama. Ay, nako. That gives me more reason and all the reasons to celebrate with the orphans. Another feeding program? Uy, malapit na palang birthday mo. Naalala niyo po. Kahit abang kailan, hindi ko nakalimutan ang kaarawan mo. How do you want to celebrate? Kahit simpleng celebration lang po. Ayos na po yun. Anak, ba't parang natahimik ka? Naalala ko po si Derek. Akala ko ba binuksan mo ng sarili mo kay Lawrence? Mama, may dapat po kayong malaman tungkol kay Lawrence. Mami Pita! Mami Pita!
may naghahanap po sa inyo. NBI po yata. NBI po kami. Bakit po? Ano pong problema? Sa paglabag sa anti-gambling at anti-money laundering law. Evita Perantes, arestado ka. Matagal na naming iniimbestigahan ang mga negosyo mo at ang mga illegal mong pasugalan. Siguro, sapat ng dahilan yon para sampahan ka namin ang kaso. Teka, sandali na. Baka naman pwede natin pag-usapan to. Mr. Django San Juan? Oo, ako nga. Na-aresto kayo namin sa parehan ng sala. Mama! Sige, dalhin sila. Ma! Ma! Sabihin mo sa sekretaryo kung natawagan ang abogado ko. Mama, paano ka? Sinunod ka sa amin sa presinto. Hindi ko na pala kailangan pakilusin pa si Dumagis kung ganyang dinakip na pala ng mga NBI si Evita. Mabuti nga sa kanya. Pero kailan daw siya hinuli? Kanina lang. Kasama si Django. Hindi nyo napatay si Django? Pasensya na, ma'am. Nakatakas eh. Estupido! Sa isang banda, mabuti na rin nakatakas siya. Dahil sa NBI din naman ang bagsak niya. Mabubulok silang dalawa ngayon ni Evita sa kulungan. Meron pa ako isa pang balita para sa inyo. Ano naman kapalpakan yan? Nireed ho ang mga kapitalista ni Evita sa bulahan niya sa San Felipe. Good! Hindi ka naman pala palpak after all. Pero kasama ko sa mga nadakip, si Derek. What? Paano na pasama sa rin ng anak ko? Who would have thought that Evita, the wedding queen of the region, will fall to the NBI? Minalas si Evita nung napunta sa kanya si Salve. What can I say? Salo talaga yung babaeng yun. Pagtuluyan ng nakulong si Evita, wala nang tutungtuang kalabaw si Salve. Alam mo, naisip ko lang, paano kung idawit ako ni Evita sa kasong laban sa kanya? Don't worry, Lolo. I'm sure magagawa ng paraan ng mga abogado natin na hindi ka madamay dyan. Dahil sa nangyari, tingin ko mamabago na ang paraan para patayin natin si Salve. Kasalanan mo to eh. Sinabi ko sa'yo, masama amoy ko dyan sa tuta mo. Pero pinilit mo pa rin isama sa tropa. Direk, sana mo intindihan mo na ginagawa ko ng trabaho ko. Tinrader mo ako, Lawrence. Tinago ko lang yung totoong pagkatao. Pero totoong pagkakaibigan ko sa'yo. Para hindi ka madamay. At ang makalaya ka kahit ang pandalian naman. Makakasalon nyo ng responsibilidad ng iba. Hindi nyo alam na mas napapamak yung mga taong tinutulungan ninyo. Derek! Derek! How are you, anak? Sinaktan ka ba nila? Binubog? Pinahirapan? Hindi, okay lang ako. Okay lang ako. Kasalanan mo to, Evita! Hindi mo
iningatan ng anak ko, kaya nangyari to. Verna! Kung gumawa ng skandalo dito. Isa ka pa? Buti nga sa'yo ni Evita. Mabulong kayong dalawa sa kulungan. Huwag ka mag-alala, Verna. Mahuhusay ang mga abogado ko. Makakahanap sila ng paraan para hindi na madamay si Derek. Inaagaw mo na naman sa akin ang responsibilidad ko sa anak ko? Ano akala mo? Wala akong abogado? Kaya kong piyansahan ang sarili kong anak. Report natin. Aray, excuse me. Salve. Sinraitor mo ang pamilya ko. Salve, ginagawa ko lang ang trabaho ko. Sinira mo ang tiwala ko sa'yo. Kasama sa trabaho ko ang peligrong mawala ang tiwala mo sa'kin. Lawrence, ginamit mo lang ako. Inutong mamahalin, hindi sasaktan. Pero, katulad ka rin ng mga hayop sa mundong ito. Sa buong pagsisinungaling ko sa'yo, ang pagmamahal ko sa'yo, totoo. Hindi ako tanga para maniwala kasi parang na-aware dito. Attorney Buenafe, gawan mo ng paraan para mapiyansahan agad si Derek. Yes, Mrs. Ornales. Derek, tayo na. Derek! Umpisa pa lang yun ang pagbagsak mo. Hindi mo na ba talaga ako mapapatawad, Julie? Hindi kaya ta naaalala nung humingi ka ng tawad sa akin. Hinihingi ako ng tawad sa'yo. Minsan lang akong lumapit sa'yo. Para hindi mo na ituloy ang pagpatay ko. Pero ang ginawa, nagmatigas ka. Nagmatigas ka sa sarili mo, kapatid. Kaya hindi ba dapat magmatigas din ako ngayon sa'yo? Surely, nakikiusap ako. Kahit ang bulok ako sa kulungan, magpatawad niya ako. Walang kapatawaran ang ginawa mo pagpatay kay Roman. Pag-usapan na natin kung kailan ililigpit ang mag-inang Perantes. Nang hindi